very close friend of mine. She is in a more challenging position where she just looks at her children. She's being fed through a tube. Nanay is not in that state. Pero alam mo yung lungkot na hindi na kami nakakapag-debate ng nanay, hindi na kami nakakapag-usap tungkol sa politics. Because my mother was a public school teacher. She was a public school teacher for 42 years, 11 months and 2 days. She taught grade 1. Tapos pumasok siya sa mundo ng politika. So, ano kami eh, madaldal ng nanay, nag-uusap kami, nagpapalitan kami ng kuro-kuro. So ngayon, wala na siyang indication ng para sa akin pag nakangiti ng nanay at nanghihingi na sa akin ng pera, na pahingi naman ako pera, hindi nila ako binibigyan ng pera, pambili ng sugar. To me, ito na yung mga words, mga indicators na nanay is okay. Pero wala na kaming vibrant, exuberant engagement, spirited debates on, you know, concepts, on LGUs, gano'n. Noon, nung ang nanay, let's say, before she was diagnosed, ay, ang nanay ko nagsasabi, hindi ako marunong sumagot sa nanay. Ako yung tipo ng anak na hindi ko alam kung mabuti ito o masama, pero pag kinagagalitan ako noon ng nanay, hindi ako marunong matwiran. Yung on the spot, kahit gaano kamali ang nanay, she was a big fan of the former President Joseph Estrada, na hindi ko talaga nauunawaan noong mga panahon na yon. Iba kami ng paniniwala, halimbawa sa politika. But kahit yan, pag nagtataas na ang boses ng nanay, ako, shut up na ako. Tumatiming ako, halimbawa, after a while, at ako'y nangangatwa, nanay, ganito ho yung aking ibig sabihin, di ba? So tumatiming ako. How would she motivate me? She was very verbose. She was very articulate. She would articulate na yung salamat. I'll give you an example. One time, it was not a perfect relationship era. We were debating about something. I was in a rented place. I was starting to do well already in Manila. Pero nag-uumpisa pa lang, ako'y nangungupahan nun. Parang nagkaroon kami ng diskusyon kasi, what year was that? 1998 or something. Parang nasa Boracay si nanay, kasama niya yung Vice Mayor's League. They had a conference. Tapos, bumaba na nga sa palasyo, sa pagka-presidente, ang dating presidente. Nagagalit ang nanay doon sa kanyang mga staff yata na ipinabababa yung litrato ng dating presidente sa opisina. Nagalit siya. Sabi niya, huwag niyong gagalawin, antayin niyo ako hanggat ako'y dumating at saka ibababa ko, ako ang magbababa ng litrato. It's a very personal relationship. They don't know each other, ha? President Erap ang nanay. Katulad ko yan eh, parang fan ni Nora Honor. Yung fan lang siguro talaga siya at ginagalang ko yon. Medyo nakipagdebate ako doon sa nanay na nawala rin siguro ako sa sarili ko na nanay, bilang isang nanunungkulang sa gobyerno, kung ito ang pinag-uutos ngayon ng bagong pamahalaan ay dapat sinusunod mo. Eh, bakit nagiging personal ka? Na parang nakapagganun ako, I was very strong, no? Parang nagalit sa akin, nagalit at nagalit talaga. So, siyempre na-realize ko nagalit ang nanay. So, hanggang nag-dinner na, hindi ako kinakausap. Natulog na, 3 o'clock early in the morning. Kinatok ako ng nanay ko. Ito na, kinikwento ko na ito na hindi umiiyak. Dati umiiyak ako pag kinikwento ko ito. Kinatok niya ako. Ginising niya ako just to say sorry. So, she walked the talk. Sasabihin sa'yo, at kami pa naman din, hindi kami, nasanay nung katulad dito sa ibang mga lugar sa Pilipinas na I love you, late na kami natuto niya, ngayon na may sakit ng nanay, pero noon wala eh, hindi kami marunong mag I love you nanay, I love you tatay. Ipinakikita na lang namin sa tono ng, lalo na sa waray kasi wala kaming po, wala kaming ho, dinadaan namin sa kumusta, nasa intonation, kung medyo malumanay ibig sabihin yan nagbabait-baitan. Otherwise, ang normal noon, matigas. So, how did nanay encourage me? By showing me the life that she had. Kasi syempre, sa sobrang hirap ng buhay na pinagdaanan ng aking mga magulang, she used to tell me the story, for example, without complaining, ha? Matter of factly ito, 12 kilometers mula dun sa barrio, Santa Fe, kung saan siya pinanganak, they would run 12 kilometers to the public school sa bayan, run back, barefoot. Yung gano'n na, at saka pag nagkikwento ang nanay, parang with pride pa. Yung parang, tapos sinusuot namin yung mga bakya namin pag nasa school lang kami, para hindi naluluma. Nakita ko yung buhay ng nanay na,
8 taon hindi niya nakita yung kanyang cheque bilang guro kasi napupunta doon sa inuutangan niya ng pera para lamang may pambayad kami ng mga tuition fees namin ng kapatid ko dito sa Maynila. She showed me a life. She lived that life. Nakita ko yan without verbally making me guilty that she did what she did. And she just loved. Parang ganun, yung nanay had no demands. Nung nagtatrabaho na ako sa Metropolitan Theater, parang ang attitude ko tuloy noon, parang paano ko ba mapapaligaya ang nanay? So pinapasyal ko sa luneta, humihiram kami ng folding bed sa tiyahin ko sa Malibay, Pasay, na napakabait sa amin. Natutulog kami sa likod ng grandstand, doon kami nagpapaumaga. So I've always had it, napaka-lalim sa loob ko na paano ba ako magpapasalamat dito sa nanay kong ito? So I have no... It's a nuanced question, no? And it's a very layered relationship. I don't know. Maybe because minahal niya ako ng todo at hindi niya ako hininga ng kabayaran. Kinagalitan niya ako, pero kinakalimutan kinabukasan. Pinalo din ako, pero hindi sobra. Hinayaan niya ako dumaldal. Hindi niya ako pinakialaman. Siguro, I would sashay my way in and out of the house, pero hindi niya ikinahiya ang aking pagiging bakla. Ganun. Yung nakita ko yung... Noon, I used to talk to her about, Nay, natatakot ako. I always say this in my speeches, natatakot ako noon. Sabi ko nung nasa Ateneo ako, kasi hirap na hirap ako magkaroon ng Ateneo accent. Di ba, hirap na hirap ako noon. Sabi niya, hindi, okay lang yun. Kasi sabi ko, lumalabas yung pagkawaray ko. Even to this very moment, I'm not afraid anymore. You know, because I'm in a good place, if ang oko nagiging o, eh nagiging is, so what? I mean, waray ako eh. Pero siyempre, nakaugalian din ng Imperial Manila, I mean, to dictate on how it is to speak English and Tagalog. But it takes a while. It takes a while for you to get to a place where you say, eh, ito ang core ko. And Nanay was always encouraging. Nanay, even that time when I was supposed to deliver a declination piece sa plaza at nakalimutan ko ang lahat, a title lang ang nasabi ko, eh, I mean, ikinatuwa pa rin ang nanay ko. Sabi niya sa susunod, mamememorize mo yon. I had that kind of a mother. But I also saw her problems. I saw Nanay struggle. She was never promoted. She went to masters, to her masteral studies, but hindi nakapag-thesis because she was taking care of us. Nakita ko yung buhay. Nakita ko yung buhay ng nanay. So, to mothers out there, how would you motivate your children to be grateful maybe and to love you as much as you do? Siguro ang masasabi ko is follow your instinct because that maternal instinct is really powerful. That maternal love is not even invented. It's really, it's there. You are born with it. Yun ang aking doctoral dissertation. Maternal love as a transformative force to a renewed generation. So I'm doing a lot of studies now. Pero hindi rin naman ako bulag doon sa pagmamahal ng isang ina because it is wrong to assume that maternal love is the be all and end all to, let's say, societal and political problems. Hindi. But it is a powerful enabler, ha. It is a powerful enabler kasi some of the most notorious historical figures in the world were also enabled by maternal love. But ihinihiwalay namin yung walang kinalaman yung pagmamahal ng ina sa pagiging sa kinalabasan, halimbawa ni Hitler, who was devoted to his mother. Or walang kinalaman yung pagmamahal ng ina sa ginawa ni Bin Laden, who was devoted to the mother. So maternal love is so powerful. It can go both ways. It really can go both ways. That's why in my dissertation, what I'm saying is I'm encouraging everybody to take a look really, really closely at the power of maternal love so that we can utilize it properly for the advancement of humanity.